Si Tina ay isang security checker. Nakakaamoy siya ng emosyon ng mga tao. Isang araw, hinarang niya ang isang di kainahinalang lalaki. Walang natagpuan sa kanyang bag kaya hiningi niya ang cellphone nito para i-check. Inamoy niyang mabuti ang cellphone. Nagtaka ang lalaki kung anong ginagawa ni Tina. May nakuhang memory card si Tina sa phone case ng lalaki. Bigla itong inagaw ng lalaki at sinubo. Naalerto ang kasama ni Tina kaya pinigilan niya ang lalaki at pinakuha ang memory card sa bunganga nito. Tama ang naamoy ni Tina. Pero dahil sa kanyang pisikal na anyo, madalas siyang katakutan at kutsain ng mga tao. Gayunpaman, meron naman siyang jowa na kasama niya sa kanyang bahay. Pero alam niyang hindi siya mahal nito. Ang mahalaga lamang kay Tina ay may makasama siya. Madalas na pumupunta si Tina sa gubat upang doon magmuni-muni. Mahilig siyang maglakad-lakad sa gubat nang nakapaa lamang. Marunong din siya makisalamuha sa mga hayop sa gubat. Mukha namang payapa ang kanyang buhay. Pero isang araw, pinatawag siya ng kanyang boss. Tinanong siya nito kung paano niya nalaman na may lamang child pornography ang memory card. Naamoy niya lang daw na may masama itong laman. Hindi makapaniwala ang boss niya sa kanyang sinabi. Kaya sinabi niya sa kanyang boss na naaamoy niya ang sari-saring emosyon ng mga tao. Kahihiyan, galit, kasamaan. Kaya naman binigyan siya ng misyon ng kanyang boss. Tina imbestigahan niya kung saan nakuha ng lalaki ang mga nakakakilabot na video. Tinanggap ni Tina ang misyon. Pero isang araw, may naamoy na naman siyang kakaiba. Hinarang niya ang isang lalaki. Hindi ito nalalayo sa kanyang itsura. Pero may masama pa rin siyang naaamoy dito kaya pina-check niya ito sa kanyang kasamahan. Walang nakuha sa kanya na kainahinala pero naniniwala si Tina na masama ito. Pina-inspeksyon niya naman ang katawan ng lalaki. Pero nahiya ang kanyang kasama dahil ang lalaking ito ay mayroon palang katawan ng isang babae. Mayroon din daw itong malaking peklat sa likod. Nagulat si Tina nang malaman ito dahil meron din siya nito. Kaya pinuntahan niya ang kanyang tatay para magtanong. Sabi ng tatay niya ay nakuha niya raw ito sa pagkalaglag sa isang bato noong 3 taong gulang pa lamang siya. Dahil sa kanyang kakaibang chromosomes, hindi magkaanak si Tina. Nainggit siya sa kanyang kapitbahay nung nanganak ito. Pero nang makilala niya si Vore, doon niya naintindihan na hindi sila ganap na tao. Sila ay mga trolls. Hindi naniniwala si Tina nung una. Akala niya ay special siya nung bata siya. Pero habang lumalaki, napagtanto niya na may mali sa kanya. Ngunit sinabihan siya ni Vore na walang mali sa kanya. Pinaliwanag niya na silang mga trolls ay hindi kagaya ng mga tao na may kasarian. Kaya huwag siyang masyadong nagpapadala sa sinasabi ng mga tao. Dahil dito ay unti-unti siyang nagkagusto kay Vore. Pagka-uwi niya isang gabi, tuluyan na niyang pinalayas ang jowa niya sa bahay niya. Ayaw pumayag ng jowa niya, kaya tinakot niya ito pati na ang aso. Tuluyan nang napuno si Tina sa panggagamit sa kanya ng jowa niya. Sa sobrang galit, tinapon niya sa labas ang TV ng jowa niya. Hindi makapaniwala ang jowa niya sa ginawa niya. Binalaan niya ito na dapat wala na siya bukas pagkagising niya. Pagkaalis ng jowa niya, si Vore na ang pinatuloy niya sa bahay niya. Sa wakas ay nagagawa na ni Tina ang mga bagay na gusto niya. Mahilig silang kumain ng mga bagay na natatagpuan sa gubat. Takot naman sila sa kidlat. Inamin rin sa kanya ni Vore na mayroon talaga silang buntot. Ang buntot nila ang dahilan kung bakit sila nakakaamoy ng mga emosyon ng tao. Sa unang pagkakataon, naintindihan rin ni Tina kung bakit siya kakaiba at walang mali sa kanya. Ang mga araw na kasama si Vore ang pinakamasaya para kay Tina. Gusto na sana niyang bitawan ang kanyang trabaho at nakasanayang buhay. Pero sabi ni Vore ay mahihirapan si Tina dahil sanay siyang mamuhay bilang tao. Pagbalik niya sa trabaho ay may nakuha silang bagong impormasyon tungkol sa lalaki. Pinasok nila ang apartment na palaging pinupuntahan ng lalaki. Inamoy ni Tina ang buong lugar at may nahanap siya sa loob ng isang trophy. Amoy na amoy ni Tina ang kasamaan sa kamerang ito. Pagkabukas nito ng kasama niya, doon na tumambad sa kanila ang nakakakilabot na katotohanan. Pero may naamoy na kakaiba si Tina. Pamilyar ang amoy na ito sa amoy ng mga gamit ni Vore. Pagka-uwi niya ay agad siyang nag-inspeksyon. Nagulat si Tina nang makita ang isang baby sa loob ng ref. Kakaiba ang itsura ng bata. At sobrang lambot nito na parabang hindi tao. Pinaliwanag sa kanya ni Vore na isa itong unfertilized egg. Regular daw siyang nanganganak ng ganito. Kain at tulog lamang daw ang ginagawa ng mga ito. Nagsimula naman ang imbestigasyon sa lalaki na may-ari ng hinalughog na apartment ni Tina. Tumanggi ang lalaki sa krimen na inaakusa sa kanya. Agad siyang dinala ng mga pulis para lalong maimbestigahan. Pero may hayop na humarang sa kanilang daraanan. Habang nakatigil ang sasakyan, may biglang humila palabas sa sospek at pinatay ito. Pumunta si Tina sa pinangyarihan ng krimen pero di niya inasahan na maamoy si Vore. Dali-dali siyang umuwi at kinausap si Vore. Kinumpirma ni Vore na siya nga ang may pakanan ng krimen. Galit na galit sa kanya si Tina. Pero sinabi ni Vore kung bakit niya ito ginagawa. Plano niyang pagpalitan ang mga baby na nilalabas niya sa mga baby ng mga tao. Ito daw ang paghihiganti niya sa mga tao na nag-torture sa mga magulang niya noon. Para daw matikman din ng mga tao ang sakit na ginawa nila sa mga kagaya nila. Sinabi rin ni Vore na mga tao lang din naman ang gumagawa ng masama sa kapwa nila tao. Sobrang nagalit si Tina sa mga sinabing ito ni Vore. Nakipagsigawan siya kay Vore. Hindi inaasahan ni Vore na magiging ganito kalala ang reaksyon ni Tina sa ginagawa niya. Hinayaan na lang siyang umalis ni Vore. Pero kinabukasan, nakarinig ng ambulance siya si Tina. Pinuntahan niya ang kapitbahay niyang may baby. Nagtaka siya kung anong nangyari. Sabi ng nanay, lumabas lang daw siya saglit para i-check ang kanilang mailbox. Pagkatapos ay iyon na ang tumambad sa kanya.
niya. Nang sumilip si Tina ay nakita niya na nag-iba na ang itsura ng baby. Dito niya na napagtanto na si Vore na naman ang may pakana. Agad-agad niyang hinanap si Vore. Pero huli na siya dahil nakaalis na ito. Nag-iwan ito ng sulat na niyayaya siya nito na sumama sa kanya sa barko. Nang huhulihin na nila si Vore, agad-agad itong tumalon sa dagat. Hindi na nila nakita pa si Vore. Pinuntahan naman ni Tina ang sementeryo kung saan nakalibing ang mga tunay niyang magulang. Puro trolls pala ang nakalibing dito. Napaupo na lamang si Tina dahil sa bugso ng kanyang emosyon. Pero isang araw, may nagpadala sa kanya ng box. May laman itong baby na may buntot. Alam niyang baby nila ito ni Vore. Iniwan na lang ito sa kanya ni Vore para hindi na siya manatili pang mag-isa.